Alright, so malamang nabalitaan nyo na yung pag-pull out ng Google sa license ng Huawei to use Android dahil sa executive order ni US President Donald Trump. Pero bago natin i-breakdown kung anong meron, first, let's talk about who is Huawei. So, Huawei is one of the most successful companies in China. Gumagawa sila ng phones, tablet, laptops, at iba pang mga smart devices. Pagdating sa market share, sila ang world's number 2 smartphone maker next to Samsung at naunahan na nila ang Apple. Pero ang pinaka-business talaga nila ay nasa telecommunication network industry at sila ang global leader pagdating dito. Nag-o-offer sila ng network solutions at nagmamanufacture sila ng mga networking equipment such as routers, switches, modems, and even packet Wi-Fi. Now back to the blacklist order. Hindi na raw pwedeng makipag-transaksyon ng Huawei sa kahit anong kumpanya sa United States. Nagkataong ang Google ay isang kumpanya from US, so kinailangan nilang putulin ang ugnayan nila sa Huawei. So anong mangyayari sa mga nakabili na ng Huawei at Honor phones? Well, nagbigay ang US ng 90-day temporary license sa Huawei na magtatapos sa August 19. Dahil dito, may 3 months pa sila para patuloy na makipag-transaksyon sa mga US companies, pero limitado lang ito para sa pag-maintain at pag-support sa mga Huawei device na nabili na. Ibig sabihin, hindi pa sobrang apektado ang mga existing Huawei users dahil patuloy pa rin tayong makaka-receive ng mga security patches para sa maintenance ng mga device natin. Yun nga lang, hindi na tayo makaka-receive ng major OS updates tulad na lang ng Android Q. So ang pinaka-apektado lang talaga dito ay ang mga upcoming Huawei devices tulad ng Mate 30 at Mate X. Dahil hindi na talaga ito pwedeng gumamit ng kahit anong software at services from Google, so kapag nilaunch ang mga device na ito, posibleng hindi na Android ang operating system na gamit nila. Pero anong mangyayari kapag natapos na yung temporary license? Kung sakaling walang magbago sa blacklist order na ito, malaki ang chance na hindi na talaga mag-provide ng kahit anong updates at support ang Google para sa mga Huawei at Honor users. Pero hindi pa tayo dapat mawala ng pag-asa dahil bago pa man i-announce ng US yung 90-day temporary license, naglabas na ng statement ang Google at Huawei. Ayon sa kanila, patuloy na makaka-receive ng security updates ang mga existing Huawei users at patuloy pa rin gagana ang mga services ng Google sa mga phones na to, pati na rin sa mga phones na nasa stores na para ibenta. Sinubukan ko rin tanungin ang official Facebook page ng Huawei at patuloy nilang iginiit na hindi maaapektuhan ang mga Huawei at Honor products na nabili na. So hindi pa talaga sigurado kung anong mangyayari after 90 days. Pero itong mga statement lang ng Google at Huawei ang pwede nating panghawakan sa ngayon. At kung sakali man na huminto nga ang Google sa pagbibigay ng kahit anong support sa Huawei, may plan B ang Chinese company. Hindi naman nakakagulat kung merong backup plan ang isang kumpanya na katulad ng Huawei. Alam nila na hindi sila pwedeng dumepende sa Android at Windows ng matagal na panahon, kaya naman matagal na nilang inumpisahan ang pagde-develop ng sariling operating system, ang Hongming OS, na posible ring tawaging Arc OS. Ayon sa isang report from CNBC, sinabi ni Richard Yu, CEO ng Huawei Consumer Business, na kung hindi nila pwedeng gamitin ang Android at Windows, wala silang ibang choice kundi gamitin ang sarili nilang OS. Ayon pa sa kanya, magiging handa na ito sa China pagdating ng fourth quarter this year, at sa first or second quarter naman ng 2020, ito magiging handa para sa international market. Well, hindi madali ang gagawin ng Huawei. Nakita na natin to sa Nokia na gumamit ng Windows at even Samsung na gumawa ng Tizen OS para sa mga smartphones nila and they failed. But what if Huawei doesn't? According to a report from Huawei Central, niregister na ng Huawei ang Hongming trademark in multiple categories like smartphone, tablet, laptops, at iba pa. So what if they are developing an ecosystem similar to Apple's? Paano kung gumagawa pala sila ng sariling iMessage, Continuity, AirDrop, at AirPlay? Isang operating system kung saan pwede mong ipagpatuloy sa ibang device ang mga ginagawa mo sa phone and vice versa. Magiging malaking challenge yon para sa Android at iOS at syempre tayong mga consumers ang magbe-benefit dito. Kaya lang hindi pa doon nagtatapos ang problema ng Huawei. Let's say makagawa nga sila ng sariling OS. Magiging sobrang hirap pa rin ito para sa kanila. Unang-una, hindi pa rin nila magagamit ang services at apps like YouTube, Gmail, Google Drive, Maps, and even the Play Store itself na ginagamit natin para makapag-download ng mga apps.
Meron silang app gallery pangtapat sa Play Store pero iilan pa lang ang mga applications doon kaya kailangan nilang makumbinse ang mga app developers na gamitin ang OS nila. Kailangan din nila tayong makumbinse na secure to. Kailangan rin nilang tapatan ang user experience na ino-offer ng Android at iOS na inabot ng maraming taon para ma-develop. At higit sa lahat, hindi lang software ang problema. Kinailangan din kasing tumiwalag ng Intel, Broadcom, Qualcomm, ARM at iba pang mga US companies na pinagkukuhanan ng parts para mabuo ang isang Huawei device. So kung sakali mang maging successful ang Hongmeng OS, kailangan pa rin nilang humanap ng ibang mapagkukuhanan ng piyesa para makabuo ng bagong phone. So sa nakikita ko ngayon, paliit ng paliit ang chance nila para makipag-compete sa Samsung at Apple. Pero sobrang laking kumpanya ng Huawei at hindi pa rin imposible na makagawa sila ng solusyon dito. Okay, so anong dapat gawin nating mga Huawei owners? Unang-una, huwag munang magpanik dahil gagana pa naman ng maayos ang mga device natin at patuloy pa rin ang updates niyan for 90 days. Relax lang, huwag mo munang ibenta yung phone mo for 50% off. Let's say P30 Pro, 51,000 pesos tapos ibibenta mo ngayon ng 25,000. For sure may bibili niyan pero ang laki kaagad ng lugi mo. E paano pala kung maayos to sa isang kasunduan sa pagitan ng Huawei at US? You see, itong si Mr. Trump ay sobrang unpredictable at marami pang pwedeng magbago sa mga susunod na araw, so I suggest na antayin muna natin kung anong mangyayari after 90 days, saka tayo mag-decide kung kailangan ba talagang ibenta yung mga device natin. Tsaka let's say na inantay mo yung 90 days tapos walang nagbago, wala na talagang kahit anong support from Google, may mga tao pa rin na bibili ng P30 Pro mo for half the price. Unang-una, hindi pa natin alam, baka maganda pala yung Hongmeng OS. Pangalawa, may mga taong ang kailangan lang sa phone ay text, calls, web browsing, at magandang camera. So bakit hindi mo muna sulitin yung 90 days? Total, sa parehong presyo mo lang din naman ito mabibenta. Sa mga nagbabalak naman bumili ng Huawei at Honor phones, pareho lang. Ang dapat lang gawin sa ngayon ay mag-antay. Kung kailangan mo na talagang bumili, marami ring magagandang offers ang Samsung, Xiaomi, Apple, OnePlus, Oppo at Vivo, pero hindi ko maire-recommend ngayon ang Huawei at Honor phones. At para naman sa mga may ayaw sa Huawei, hindi natin dapat ikatuwa yung mga nangyayari. Well, may kanya-kanya tayong rason para hindi magustuhan ng Huawei at naiintindihan ko yon. Pero hindi may pagkakailan na malaki ang naiambag nila sa smartphone industry at magaganda ang nire-release nilang device. Nangangahulugan lang rin na maganda ang competition na binibigay nila sa Samsung at Apple at tayong mga consumers ang nakikinabang dito dahil good competition is equal to faster innovation. Imagine, what if Samsung lang ang nag-iisang smartphone brand? Siyempre, babagal ang innovation dahil wala namang rason para magmadali sila. Tapos tayo namang mga consumers, wala tayong magiging choice kundi tanggapin ang mga phones na ire-release nila kahit na sobrang liit lang ng upgrades nito every year. Pero kapag mas maraming brand ang nagko-compete, pagalingan at pabilisan yung mga yan sa pagde-develop ng bagong technology para i-offer sa ating mga consumers. So itong issue na to ay hindi magandang balita para sa buong tech community at para sa lahat ng consumers, mapa Huawei fan ka man o hindi. Alright, so kung pinanood mo to para malaman kung anong nangyayari, posibleng mangyari at anong mga dapat gawin, pwede mo nang i-close yung video. Pero kung gusto mo ring malaman kung bakit nangyayari ang lahat ng to, keep watching and consider subscribing. So, sa tingin ng US, pwedeng gamitin ng China ang Huawei para mag-espiya sa mga bansa na gumagamit ng produkto at serbisyo nito. Pero hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensya ang US government para patunayan ang naturang akusasyon na patuloy namang itinatanggi ng Huawei. Pero ito lang ba talaga ang dahilan ng blacklist order na to? 5G is the future. It offers faster speed and lower latency kumpara sa 4G na ginagamit natin ngayon. Dahil dito magkakaroon tayo ng uninterrupted calls, better gaming experience, mas magiging safe at reliable ang mga self-driving cars, at malaki ang magiging parte nito sa pagde-develop ng artificial intelligence or AI. So clearly we're talking about the future here, at hundreds of billions of dollars ang kikitain ng bansa na mangunguna dito. Sa ngayon, ang Chinese company na Huawei ang may higit na kakayahan para i-roll out ang 5G network and they are way ahead of their competitors, Ericsson and Nokia. So posibleng ang target talaga dito ay ang 5G network ng Huawei at nadamay lang ang smartphones dahil 5G basically means
money and power. Sa isang interview pa nga ng CNBC, sinabi ni President Trump na ang Huawei ay very dangerous. But then sa parehong statement, sinabi niya rin na, "I can imagine Huawei being included in some form or some part of a trade deal. Imagine a national security threat being part of a trade deal." Ano sa tingin nyo? Security threat ba talaga ang Huawei? Dahil ba to sa 5G network? Or is it just Donald Trump being Donald Trump? Let me know what you think in the comment section below. Kung may mga tanong kayo or gustong idagdag na info, feel free to comment as well. Dahil posible tayong gumawa ng part 2 kapag marami ng pagbabago. So sa ngayon, that's all for me. Once again, I'm Mond, and thank you so much for watching Hardware Voyage.